best na combination. 11, 12, 11, 12, 11. Merong mga, shish, napakadumi. And NCY na 12 grams. Di konting tagas dito banda. Napakarumi. Di konting tagas dito. So, ito yung pangatlong palit ko ng oil seal. And so, ito yung itsura ng oil seal ng Aerox. So, merong pagkakaiba yung dalawang oil seal. Alright, so what is up mga sir? It's me again, Snake Eye. So, for today's video ay magkakaliko tayo sa ating Aerox 155 na version 2. So, ito, binaklas ko na yung airbox. Yan, yung ating cover dito. So, ito yung ating pulley set. So, stock yan, 2DP. Meron lang akong ginawang pinagbabawal na technique sa pulley set. Tapos ito, stock. Yung ating center spring is 1000 RPM. Clutch spring, 1000 RPM. So, makikita natin na may konting tagas dito banda. So, baka sira naman yung ating oil seal dito. So, ito yung ating bola. Ang nakakabit dito ngayon is 12 grams, 6 na 12 grams. Gagawin nating combination ng 11 grams at saka 12 grams, para solid sa arangkada, tapos solid rin sa duluhan. Naka washable na air filter na pala tayo. Ito, lilinisin na rin natin to. Yan. Nilagyan ko na to ng WD-40. Tapos ito rin, para madali na nating baklasin. Bilang paghahanda to sa ride natin, sa nalalapit na ride, alright. Baka next week. So ito muna ang gagamitin natin, yung ating Aerox. So, tanggal na yung nut. Pwede natin itong tanggalin. Lilinisin na rin natin to. Ito yung washer. Tanggalin natin itong. Yan. Merong mga dumi sa loob. Yan, kita ba yung ating center spring 1000 RPM? Bigat. So ito yung belt natin. Ito yung pangalawang belt sa ating Aerox. Yamaha B65. Yan. Yan. So ito yung ating bola na NCY rin. Kita ba? Yan, NCY na 12 grams. So bali 6 yan lahat. So napakadumi na, no? Napakarumi. So kailangan natin itong i-maintenance talaga. Kasi napupudpud yung mga bakal tung bola, kaya nagkakaroon ng dumi sa loob. Ayun, so dito galing yung tagas. Yan, may konting tagas dito. So dapat palitan ng oil seal. So, lilinisin ko muna to
baka mamaya palitan natin yan ng oil seal. Alright mga sir, so tamang linis muna itong gasolina. So ito yung gagamitin nating panglinis. Yan. So update ko lang kayo mamaya kapag malinis na itong lahat. Update sa ating ginagawang CVT cleaning. Yan, so yan yung dumi na mula sa ating CVT. Napakadumi. Yung iba is okay na, nalinis ko na to. Yan yung bell, itong pulley. Tapos eto naman. So lilinisin na rin natin tong belt gamit ang gasolina. Alright. So ito yung sinasabi ko kanina na pinagbabawal na technique. Yan, kita nyo may mga linya dito. So niliha ko siya gamit yung makapal na liha. Yan, 300 yata yun. Yung makapal talaga. Kaya hindi dumudulas yung ating belt. Pero kaya siguro maraming dumito. Yan, yung mga yan. Dahil dun sa mga maliliit na bakal. So natanggal siya ng ating belt. Ito yung isa. Yan. So meron din siyang mga linya-linya. Yan yung pinagliliha natin yung ating pulley set. So depende na rin sa inyo kung ano yung gagawin nyo sa inyong pulley set. Kasi stuck yun eh. Yung aking pits bike na pulley set, wala na. Nag-iba na yung angle niya dito. Lumalim na yung angle ng pits bike natin kaya binalik muna sa stock. Ito yung stock talaga ng Aerox na to. Yung original na pulley set niya. So ito yun. Kinabit ko lang tapos niliha. Recycled. Ayan mga sir, so natapos ko na linisin yung ating belt. Ito. So ito ay Yamaha na B65. Ayan, V2. So ganito yung pag-check ng belt mga sir. Ayan, kung makikita nyo wala pa siyang cracks. Ayan, so goods pa tong ating belt. Hindi pa natin kailangang palitan. Kasi medyo bago pa rin tong ating belt. Ito yung pangalawang belt natin. Nasa 15,000 yung tinakbo ng belt na to. So pag umabot ng 45,000 or 50,000, so kailangan nyo nang magpalit ng belt. Yan. Linisin na rin natin tong ating air filter. Air filter. Gamit ang gasolina. Yan. Tapos gamitan natin ng brush, paint brush. So washable na rin tong ating air filter. So pwede siyang hugasan tapos ikabit ulit. Yan, linisin ko lang tong maigi. Okay, so natapos na linisin yung ating air filter. Yan. Yan, malinis na. So kung makikita natin, ito yung pinaglinisan natin ng air filter. Shish, napakadumi. Yan. So mahalagang linisin natin palagi yung ating mga air filter. Kung washable yung inyong air filter. Pero kung hindi, ay dapat palitan na yung ating air filter. So ito naman yung ating lilinisan ngayon. Ito, tapos ito. So madalas mangyari ito kung nasira yung oil seal or nalulusaw kapag gasolina yung ginamit mong panglinis. Ayan, ito yung pangatlong palit ko ng oil seal. Kasi nga nag-leak. So maaari kayong gumamit ng Kobe na CVT cleaner para hindi madaling masira yung oil seal.
Pero itong sa atin sinsira na. So para mabilis tayo, itong gasolina ang gagamitin natin. Ayan. So bibili pa ako mamaya ng oil seal pang Aerox. Tingnan natin kung may mabibilhan tayo. Ayan. Napakabilis lang. Tapos dito sa kabila, eto may leak na rin tong konti. So palitan na rin natin ng oil seal. Mura lang naman tong oil seal dito sa amin. Ayan. Konti pa. Ayan, talagang napakadumi. Alright, so punasan lang natin yan. Tapos, bili muna ako ng oil seal. Ayan, so try natin tanggalin itong oil seal gamit itong flat screw na maliit. Tingnan natin kung matatanggal siya. So ito yung itsura ng oil seal ng Aerox 155. So kapag gasolina kasi yung ginagamit natin, tumitigas yung ating oil seal. Ayan, tumitigas. So hindi niya kayang pigilan yung oil sa loob, kaya lumalabas. Nawala yung kanyang elasticity. Marami na rin buhangin dito. Yan. So, palitan natin. Let's go. Ayan mga sir. So, natanggalan natin yung dalawang oil seal sa CVT. So, merong pagkakaiba yung dalawang oil seal. Makikita natin, mas malaki yung dito sa may pulley set kaysa dito sa may clutch housing or yung may bell. So, ito yun. Sa likod. Tapos ito yung sa harap. Yun, so okay na, may nabili na tayong mga oil seal. Yan, Yamaha. Tapos ito yung sa likod, ito yung sa harap, yung malaki. Yan, so nagkakahalaga to ng 129 pesos dun sa FNFO. Yan, yung in front ng Qualphone. So, doon ko rin nabili yung ating fly ball na 11 grams. Ito, NCY. So, ito is 396. Ito, 129. So, bale 525 yung ating nagastos dito. Ayan. So, sasalpak na natin doon. Tapos dito. So, bago nyo isalpak yung bagong oil seal, siguraduhin malinis yung pagkakabitan. Yan, para walang pumasok na mga buhangin. Tapos, dapat pagkasalpak, ganito yung kanyang itsura. Yan, diin mo lang konti. Ito, diin na natin. Para pumasok talaga. Ayan, goods na. So, ito yung panglikod, yung maliit. Alright, so ganun lang kadali magpalit ng oil seal ng Aerox version 2. So mura lang din yung oil seal. Yan. So ibalik natin yung dito. Tapos
Tapos dito sa may clutch bell. Yan, let's go. Alright, so ito yung ating pulley. Yan. So magko-combine tayo ng bola. So ito yung 11 grams. Yan. Gagamit tayo ng tatlong 11 grams. Tapos tatlo ring 12 grams. Yan, yan yung pinaka or the best na combination kung gusto mong may dulo at kung gusto mo ring may arangkada yung ating Aerox. So yan, tatlo 11 grams, tapos dito 12 grams, dito rin 12 grams, at saka dito 12 grams. Yan. So 11 12 11 12 11 12. Alright, so salpak na natin to. Okay, so ganyan yung kanyang itsura sa may pulley. Tapos meron din yung washer dito sa gitna kapag stock na pulley set yung ginamit. Tapos dito naman sa may clutch banda. Alright. Tapos dito. Ganyan. Pakikita natin ang buo. Yun. May mga nagsasabi na mayroon tong top dead center or TDC. Pero so far di ko alam yung paano mag TDC nito, pero maandar naman ng maayos yung ating Aerox, so goods na rin yan. Yan, so kabit na rin natin tong bell dito. Right, tapos yung kanyang nut ito. Dito naman sa kabila, meron siyang malaking washer, makapal. So dito yan mga sir. Tapos itong nut. Yan, yung gamit nating wrench is 24mm. So pasok siya dito. Tapos dito 17. Ito, 17. So try nating paandarin. Yan, so hindi siya masyadong mapagpag yung belt. Yan. Alright, so dito natatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung umabot ka sa point na to, at magkalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, at do not skip the ads. Right, ride safe and peace out. Yes sir. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient.